Inilabas na ang schedule ng mga laro para sa panibagong season ng NBL Australia. Kaya tara't silipin ang mga kaabang-abang na games ni Kai Sotto sa Adelaide 36ers. Magsisimula ang NBL sa Disyembre. December 3 makakaharap nila ang Tasmania Jack Jumpers, Brisbane Bullets sa December 5, Perth Wildcats sa December 12, at Cairns Taipans naman sa December 18 at 28. Interestingly enough, makakaharap kagad ni Kai Sotto ang 7-5 giant ng China na si Lu Chuan-Seng sa kanilang second game. Yon ang magiging muling pagkikita ng dalawang higanteng Asyano na to sa court matapos ang tune-up game ng China at Pilipinas, tatlong buwan na ang nakalilipas. Pero bukod sa Chinese center, nasa Bullets din si Nathan Sobey na mga suki sa Australia Boomers. Si Tamuri Wignes nakaharap din ni Kai Sotto yan ha, noong 2019 Under-19 World Cup. Dumako naman tayo sa mga laro ng 36ers sa Enero. January 2, New Zealand Breakers ang kalaban, Taipan sa January 7, Illawarra Hawks sa 9-16, Perth Wildcats sa 20-28, Tasmania Jack Jumpers sa 22, at Melbourne United sa 30. Exciting na mga games, lalo kontra sa nakaraang NBL champions na Melbourne United. Nasa kupunan kasi nila sina Chris Golding at Matthew Dellavedova na dalawa sa mga kilalang Australian players ngayon. Bukod sa kanila, may dalawang 19-year-old 7-footers din ang kupunan na magandang matchup for Kai. Sa buwan naman ng Pebrero, makakatapat ng Adelaide 36ers ang Southeast Melbourne Phoenix, New Zealand Breakers, Melbourne United at Perth Wildcats. Mangyayari na sa buwan na ito ang Kai Sotto versus Jochi matchup. Isang kaabang-abang natapatan, lalo bigo tayong masaksihan ng bakbakan nila nang hindi maglaro si Jochi sa friendly game ng dalawang bansa. Magkakaalaman dito kung kaya na bang sumabay ni Kai Sotto sa isang high caliber center ng Asia na isa ring ex-NBA player. Para sa mga laro ng Marso at Abril, uulit na muli ang mga kalaban bukod sa Sydney Kings. So silipin nyo na lamang sa ibaba ang ibang mga laban. Makakatapat ni Kai sa Kings ang magpinsan na si Makur at Matur Maker. Dalawang rising star na bigs din sa Australia. Si Makur nakatapat na ni Kai sa Amerika. Do pansin ang pagkakaiba ng laro nila noon dahil mas versatile si Makur at kayang lumaro ng forward comfortably. Pero let's see kung sino na ang mangingibabaw sa rematch nila ngayon sa NBL. This season, sigurado masusubukan ang ating 7-3 center. Ang dami kasing uri ng bigs na makakatapat niya na posible na magpalabas ng mga butas sa laro niya. Iba-iba eh, may mga higante katulad niya, may mga sa labas tumatrabaho at may kombinasyon ng dalawa na maaaring magbigay ng mga mabibigat na matchup problems para sa isang 19-year-old Kai Sotto. But we'll see, pare-parehas lang naman silang mga basketball player, hindi naman kailangan ma-intimidate. And Kai has a unique skill set for his size. Improving din ang game niya day by day, maraming international experience at yung katawan niya ay nagmamature na rin at nagiging ready sa banggaan sa pro level. Kaya abangan natin, hindi naman natin kailangan ng i-hype pa ito, di ba? Pero hindi maitatanggi na exciting din to katulad ng mga games ng ibang mga Filipino players sa Japan B-League. Good luck Kai Sotto at sana'y magkaroon kayo ng maganda at healthy na NBL season. Yon mga pare ko eh, anong masasabi mo? Ano rin ang hula mong magiging stats ni Kai Sotto sa season na ito? I-commento lamang yan lahat sa ibaba. I-like na rin ang video bilang suporta, mag-subscribe kung bago ka pa lamang at i-follow ang ating Facebook at Instagram account. This is W Gameplay. Thanks for watching mga pare ko eh. Bye-bye!